Face out ang tingin ng iba sa planong modernization ng mga jeepney. Pero ang iba, may nakikita pa rin pakinabang sa hari ng kalsada. Pwede na rin daw itong mag-beep-beep bilang mobile food store. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Kung K-drama fan ka, malamang nakita mo na ang pagkaing ito, ang egg drop sandwich. Ito ang ibinebenta sa mobile store ng flight attendant na si Angel na tubong San Nicolas, Ilocos Norte. Sinimulan niya ang negosyo bilang food stall nang mawalan ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya. Pero nakita raw ni Angel ang oportunidad sa mobile food store na mabilis maililipat-lipat. Pero imbes na ang nakasanayang food truck, ang ginawa ni Angel, food jeep. May mga nakilala raw si Angel na jeepney operator na hindi nakapasada nung pandemya. I bought my jeep with a range of around 60,000 lang po. Because they really need the money at that time. And then he wanted to start another business. He started his new business as well. I think it was a poultry business. We're able to help each other. Sa gitna ng usapin sa jeepney phase-out, isang magandang paraan daw ito para mapanatiling buhay ang mga traditional na jeep kahit sa bagong paraan. Jeepneys are really part of our culture. Ika nga yung ecosystem, and we want to see jeepney for another purpose, which is yung kung nauuso ang food truck, we thought na food jeep. Now, as they modernize, so maybe through this we can actually preserve the tradition. Suportado raw ng LTFRB ang konsepto, pero dapat daw isa formal ang proseso ng conversion dito. Kami po, ang mandato po namin is to register roadworthy vehicles. So kung i-repurpose po yung mga vehicles, kailangan pong mag-apply ng change of classification ng vehicle yung mga vehicle owners po. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas.